It's Ngern TV! Hello mga katropa. Ayos ba tayo dyan? Eto, nandito tayo sa likod ng aking yard. At updates lang po. Mukhang ang dami ko talagang tatrabahuin. So, naghihintay pa ho ako ng tiyempo na para makabili ng lumber, kahoy. At uumpisahan ko na yung frame para yung setup para makapagbubuo ako ng bangka dito. Ito na yung ano, oh. Ganda, oh. Ang dami pa dyan siguro. Pag ano, pag tagal-tagal, anihin ko yan. So, habang naghihintay ng ano, ng sahod, marami akong gagawin dito sa aking backyard. Umpisan ko na ang paglilinis dito sa side na to. Dito siguro. Alam nyo, no, maganda pala talaga yung worm castings, ano? Kasi kung natatandaan ninyo, a few weeks ago, itong lupang to, hinaluan ko ng worm castings na galing doon sa aking worm farm. At makikita nyo naman, ano, maganda ang tubo ng mga halaman. Of course, no, nilagyan ko rin ng ano yan, eh, ng pataba. Recipe 420. maganda ang tubo. Ayos. So, maganda pala talaga yung worm castings. Ihahalo sa lupa, lagyan fertilizer. Yeah, buhay na buhay ang mga halaman. Nagpapalilim ako muna, mga katropa. Ang init. Buti na lang, meron ako rito ng ano, punong abukado, o merong lilim. Lilim eh, malilim. Kaya, pagka mainit, ito dito ako. Mamaya-maya na lang uli. super init. Pero, on the other hand, maganda sa, sa skin ko. Medyo nasusunog-sunog.
Teka nga, magpapasunog ako ng konti. Oh, may mga bunga na yung aking kalamansi, mga katropa. Oh. Itong pomegranate ko, tapos nang mamulaklak ko. Yung peach tree naman doon, malalaki na rin pala, meron na pala mga bunga. Wow. Pakita ko sa inyo mga katropa, no? Eh, nakikita nyo ba ito? Ayan o, yung mga ano, yung bulaklak ng avocado tree, nag-uumpisa na, ayun o, meron ng isang maliit doon na tumutubong avocado. See, ang dami o. See, ang, ito palang lupa talaga rito sa San Diego, kailangan ng pataba. Eh tamang-tama, may worm farm ako. Yun, palagi lang lalagyan siya ng pataba, mabubuhay siya. Maganda. Okay. So, sarap dito sa side na to. Exercise ulit tayo. Ito palagi kong ginagawa mga katropa. Ang tawag dito eh, full squat. Alam niyo yung mga matatanda sa Pilipinas yung ano nagtatambay sila tuwing umaga, nakaganito ang ito nila. Maganda rin pala yun. Nai-stretch kasi yung likod. Saka nai-stretch dito mga muscles dito. Yung ankles nai-stretch. Sarap, masarap-sarap karamdam. Minsan gumaganito pa ako yan. Ini-stretch ko yung git sa akin yung ano ang pagdong piging yan, kung ganyan na ini-stretch ko siya. Sarap. Ngayon, pag tatayo, dahan-dahan. Baka masobra lang. Kaya, para sa mga matatanda, dahan-dahan lang pag patayo. Aray ko.
itong pile na to ng pinagpugutan na grass. Ipapakain ko sa aking mga worms. Okay. Buksan natin to. Hindi masama ang amoy, maganda ang amoy. Parang mabango. Yan, mga katropa. Si unti-unti siya napupuno. Ayos yan. Okay, mukhang nga dami ko paggagawin. Oh. Shoot. So, mukhang kailangan kong ipagpaliban muna sandali yung bangka project dahil ang dami ko pang aayusin dito. Ayos. Bago ko umpisahan yung frame ng bangka, gagawin ko muna yung mga improvements na kailangan kong gawin dito sa aking propeller shaft. For one, medyo masyadong maganit. Hindi siya nagte-turn ng freely ba. So, ang gagawin ko ay i-disassemble ko uli siya, lilinisin ko yung mga Teflon tubes, tapos paluluwangin ko yung butas sa gitna. So, eto na. Dito na lang muna siguro. Next month makakabili na ako ng lumber at mapagpapatuloy na natin ang framework ng ating bangka. Okay, mga katropa. Thank you.
forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!